Hello, good morning everyone. Mary Grace Stein here. At ayan, thank you so much for being here today. At ang ating topic ay ang about sa storytelling. So pinag-aralan natin ang the way na mag-tell ng story si Les Brown. Nakita natin the way, yung action niya, yung kanyang movement, yung kanyang voice, yung kanyang emotion. Marami tayong nakita na talent, na nakita nating strategy na ginagawa niya. At the way he is, the way na very natural yung kanyang pag-deliver ng kanyang story. So ano ang natutunan natin today? So I wrote some things na makakatulong din sa atin. Unang-una, talagang Les Brown creating a special moment. No? Nakita natin kung paano siya mag-deliver ng kanyang story. So, bakit story is very important din na matutunan natin, especially sa network marketing, no? So, story is very important because we are storytellers, no? Ang story is the one sells. Actually, hindi naman yung product yung nagsisell. Yung story about the product, about the result when you use the product. So yung story natin, bakit sila makikinig sa atin? Bakit sila magjo-join sa atin? Bakit sila bibili ng product natin? Hindi dahil sa product na yon, kasi ang dami namang product, but the result na dinadala ng product na yon. For example, health, no? Yung antioxidant. So bakit sila bibili ng antioxidant? No? Bakit yung antioxidant na yan ang bibilhin nila? Bakit reserve? Bakit hindi na lang ibang antioxidant? Because they see the result na dineliver ng reserve doon sa mga tao na gumamit ng reserve. So the storytelling is like telling your testimonial. So ito yung ginamit ko dati, ganito yung situation ko, ngayon naging ganito. Ito ginamit ko for a few months, ito yung naging result. So the story sells. Actually, hindi naman yung reserve ang nabebenta. Nabenta yung story na sinabi mo doon sa iyong client. Nabenta yung story na nakita nila sa'yo. Hindi lang sa story na sinabi mo, but in real time din. Nakita yung result sa'yo. Sinabi mo na itong product na to, ginamit ko to dati ganito. Dati may mga wrinkles ako, ngayon ginamit ko after ilang years or ilang months, ganito yung nangyari sa akin. Dati ganito yung nararamdaman ko at nakita rin ng iba na ganun nga talaga yung nararamdaman mo. Ngayon, later, nakita nila bakit itong taon na to laging healthy, laging active, dahil nakita nila yung result. So kaya, sasabihin nila, gusto ko rin itry yung reserve na yan. Okay? So ito yung storytelling. So kahit ano ang binebenta mo, hindi man yan reserve, baka binebenta mo yung iyong coaching. For example, sa akin, I tell the story, dati nagtatrabaho ako sa club, no? Ako ay entertainer. So bakit ngayon nakakapagbenta ako ng aking lesson, ng life coaching ko? Because they see what I do. They see the transformation in me. Nakita nila na nag-transform ako. Dati ako nagtatrabaho sa club, lagi akong umiinom ng alak, nakikipagkwentuhan ako ng kung ano-ano, no? Hindi ganun ka super, no? Nakita nila, paggabi na, naka-makeup na yan, pupunta na yan ng club, magtatrabaho na yan doon, no? Uuwi yan, umaga na, no? Nakipagkwentuhan sa mga lasing. But, bakit sila ngayon nagpapaturo sa akin? Because they see the transformation na nabago ko yung buhay ko, no? Nakita nila yung pagbabago ng buhay ko. Wow, ibang klase na ngayon si Grace, no? Hindi na siya lasing palagi, umiinuman siya everyday ng wine, pero para sa kanyang health. At ang kasama niya ng kainuman niya ngayon ay ang kanyang asawa, at nag-i-enjoy sila sa buhay. Nasa bahay lang siya, kumikita siya, at ito yung ginagawa niya. Marami siyang ini-inspire, marami siyang tinuturuan, marami siyang tinutulungan. So nakita rin natin na ang kanyang life is mas okay na rin. Yung income niya mas naging okay kaysa noon. So ito yung storytelling. So sabi ni Les Brown, so ang story daw ay dapat meron tayong masasagot na questions, no? Sa ating story, once na tayo ay nagpunta sa stage. So bakit may makikinig sa atin? Bakit may sumusunod sa atin? Bakit meron tayong followers, no? Bakit merong, wow, ang ganda na na-touch niya yung life ko, no? So bakit ganon? Kasi daw, meron daw tayong question na sinasagot, no? So anong unang sinasagot natin? Sino ba tayo? For example, sino si Grace Stein?
So si Grace Stein ay dating nagtatrabaho sa gabi for 20 years. Pumunta siya sa Japan, galing siya sa mahirap na family. Dati nagtitinda yan ng sigarilyo, no? Sa daan. Ang nanay niyan is labandera. Ang natapos niyan ay high school lang. So bakit ako maniniwala kay Grace, no? Bakit ako maniniwala? Kasi si Grace mula doon sa sitwasyon niya noon, no? Galing sa isang bata na nagtitinda ng sigarilyo sa kalye, no? Galing sa isang pamilya na ang tatay namatay nung bata pa siya, no? Ang tatay ko tricycle driver, ang nanay ko labandera, no? Ngayon, bakit nandito si Grace Stein, no? Anong ginawa niya? Dahil ay experience, nag-get out of comfort zone. Hindi ako nag-aral, hindi ako nag-college. Ba't pumunta ako dito sa Japan? Inaral ko. Nagtrabaho ako dito, nag-business ako dito, umuwi ako sa Philippines, nag-business din ako, no? Nag-aral ako. So ngayon, I am already a certified coach din sa John Maxwell ng personal growth and leadership. So ngayon, meron na ako maituturo sa inyo. Di ba? So yun, sino ako? Yun ako. Natulungan ko yung family ko. Nakapagpatayo ako ng bahay, napag-aral ko mga kapatid ko, nagkaroon ako ng investment na ngayon, yun ang nakakatulong sa akin. Kaya kahit nasa bahay ako ngayon, meron akong sariling income at nakakaturo pa rin ako sa ibang tao. At ngayon, meron pa akong other source of income na natutunan ko din. Diba? So, who I am? So, ngayon, si Grace na galing doon ay napunta dito. So, siguro, may alam na rin ako. May credibility din ako para i-share din sa inyo. No? So, pangalawa, ano ang meron ako? Of course, meron akong maituturo dahil na-experience ko, nadaanan ko, nakarating ako. At ngayon, continue pa rin ako, nagle-level up kasi may gusto pa akong marating na gusto ko na i-share din sa inyo at baka gusto nyo rin na makarating din. Diba? So, dadalhin ko kayo through the journey na nadaanan ko na at pupuntahan ko kung kayo ay willing na sumama sa akin. Diba? So, paano ako makakapag-relate? Dahil alam ko marami na ganun din ang sitwasyon sa akin dati. Baka mas maganda pa yung sitwasyon nyo ngayon. Mas nakaabante kayo. Ako galing sa babang baba. No? So, meron ako. Ano ang meron ako? Meron ako ng mga resources. Meron akong skills. Meron akong resources dahil ako ay isang life coach din ng John Maxwell. So, may mga resources ako. Yung tinuro sa akin, yun din ang maituturo ko sa inyo. Meron akong mga guide. Sa networking, nag-aaral din ako kay Eric Worre. Sa marketing, nag-aaral din ako kay Tony Robbins, kila Dean Graziosi. Diba? So, yun din ay inaaral ko. At nagpapaturo pa rin ako dun sa mga talagang nag-success na rin, nakalapit lang din natin. So, meron tayong mga leaders, na mga diamond directors na talagang kumita na rin na nandito sa industry na to, no? Nasa industry ng online marketing, ng network marketing, na nagsasucess, na talagang kumikita. Sila din ay mga direct friends ko rin, mga close friends ko rin, at sila din yung mga mentors ko din that I could get them to connect with you. You connect with them. So, mai-coconnect ko rin kayo doon. So, that's what I have. And why you care? I want to help because bakit? Bakit? Kung kayo gustong tulungan? Kasi I'm from you also. Parehas din yung sitwasyon natin. Kung naghahanap kayo ngayon, dati naghahanap din ako ng opportunity. So dati nandyan din ako, no? Sa opportunity, sa sitwasyon ninyo. Nakaalis na ako dyan sa sitwasyon. At gusto ko rin na i-share sa inyo. At hindi lang yan. Once na na-share ko sa inyo, ako din ay magiging mare-reward din later on. Later na yung reward. It's okay. I believe. No? So hindi lang dun sa reward, but I want to help you also. Kasi galing din ako dyan at isang passion ko din na magturo at isang passion ko din na magawa ito, no? Na kahit papaano ma-level up ko rin yung sarili ko. So once I level up, I want you to level up also. Gusto ko rin magkaroon ng result. Gusto ko rin magkaroon ng duplication na dahil sa akin may natulungan akong mga family. So kaya nandito ako. So this is the story, no? This is the way we tell our story. Kasi kung wala tayong maibibigay, wala tayong alam, wala tayong credibility, sino maniniwala sa atin? Pwede nating i-fake. Sabi nga, fake and fake until you make it, but you have to make it, no? So sa umpisa siguro, karamihan wala pa ring alam, no? Fake, parang sa umpisa, gumagamit ka ng fake bag, no?
fake yung Louis Vuitton mo or fake yung Prada mo, whatever na ginagamit mo, no? But hindi forever na fake. Kasi pag forever fake, wala nang maniniwala sa'yo. Baka sa una na fake mo, but later on, maniniwala pa rin sila, maghahanap pa rin sila dun sa totoo. Diba? So, no? Ang meron tayong una, to be a good speaker, of course, you need to learn. Kailangan mong matuto, no? Kailangan mong makuha yung attention nila. So, you have to connect with your client. We have to connect with your viewers, no? So, sa audience mo, dapat makapag-connect ka. Dapat makuha mo yung, ano yung heart nila? Ano yung nafe-feel nila? Dapat alam mo yung feelings nila. Kasi hindi mo masasabing, alam mo yung feelings nila kung hindi mo naman nararamdaman, no? So, you have to see that. You have to distract them kung ano man yung iniisip nila. Lahat tayo merong negative feelings, negative emotion. So, once we are speaking, kailangan maalis natin sila sa kanilang negative emotion. Maalis natin sila dyan, no? Then, of course, naalis natin sila, na-distract natin sila sa first emotion nila na iniisip nila, ay, ano bang lulutuin ko mamaya? Ay, anong oras ba ako papasok doon? Ay, yung mga anak ko, ano kaya ganun? Ay, yung asawa ko, yung aking problem. So, marami silang iniisip. Kahit nandyan sila sa isang lugar na nanonood sila sa'yo, marami pa rin silang iniisip. So, ang una natin gagawin is distract them. Alisin natin sila doon sa distraction, sa kanilang iniisip, para makapag-focus sila sa sabihin natin. Then, of course, sa umpisa, hindi sila maniniwala, hindi sila sanay, hindi pa nila narinig yung sinasabi natin. But, it's the time to battle, no? Because we need to make them understand that yung sinasabi natin ay makakatulong sa kanila. So, yan na yung tinatawag na dispute, no? Dispute, ibig sabihin, nagdadalawang isip, the way you convince, so, andito tayo to convince or to bring them to our story. To bring them to listen to our story. To bring them to relate, na ma-relate nila sa ating story. Yung kanilang mind. To, andyan tayo, parang debate, para yan debate, no? Para yan nagdadalawang isip sila. Maniniwala ba ako sa story nito? Makaka-relate ba ako sa story nito? Ay, ayoko maniwala. Hindi yan totoo. So, dun sa, yung, ano, yung naguguluhan yung audience, no? Dadaan tayo dyan. Hanggang yung audience, madala natin dun sa situation ng story natin. Dun sa moment ng story natin. So, once na nadala natin sila dun sa moment ng story natin, that's the time we can inspire them. That's the time, mai-inspire sila doon sa difference na galing tayo dito sa mahirap. Katulad sa akin, galing ako nagtitinda ng sigarilyo, ang nanay ko naglalabandera, ang tatay ko namatay nung we are 10 years old, no? So 38 years old yung tatay ko namatay, walang naiwan sa amin, wala kaming bahay. Nanay ko, walang alam na trabaho, grade 5 lang natapos niya, tatlo kaming magkakapatid. Bakit nadala ko rito yung sarili ko? So itong difference na to, baka yun din yung hinahanap nila. Baka yan din yung hinahanap ng audience, no? So, dahil nakita nila yung difference, kung si Grace, napuntahan niya to, nadaanan niya to, meron siyang way, meron siyang alam, kaya niya tayong i-guide, may credibility siya, that's the time they can come and say, thank you. They can come and say, hey, gusto ko magpaturo sa'yo. Pwede mo rin ba akong i-guide dyan sa'yo? Ano ba yung, or you can tell me more story, di ba? Para masundan ka rin nila, magawa din nila, makaalis din sila dun sa sitwasyon nila noon. Kasi most of us, we only have 3 problems in life, no? Sa dami ng nakakausap ko, dahil yan ang business ko noon, every day I talk to many people. Yan, I entertain different type of people, no? So, ang mga problem ng tao ay money. Pang basic needs, pambayad sa ganito, pambayad sa kuryente, sa bahay, sa rental, sa school, sa kung ano-anong ano expenses na, sa food, money. Pangalawa, health. May money ka, may nararamdaman ka, nahihilo ka, sumasakit ang ulo mo, inuubo ka, nanghihina ka. So, health. Naranasan ko rin yan. Problem. Nanay ko namatay sa cancer, tatay ko namatay sa heart attack. Ako nagkaroon din ng problems sa heart, no? So, kaya ako napunta din dito sa network marketing ng dahil dyan, no? So, yan, problem natin. Pag may nararamdaman ka, wala kang magagawa. Lahat madidistract ka sa lahat ng gusto mong gawin kapag may nararamdaman ka. Pangatlo, relationship. Pag may problem ka sa iyong relationship, sigurado,
mamomproblema ka. Sigurado, yung goal mo, kahit gusto mong mag-success, hindi mo magagawa. Pag nambababae ang asawa mo, pag nalalaki yung asawa mong babae, no? Pag yung boyfriend mo, hindi ka pinapansin. Pag yung girlfriend mo, hindi ka pinapansin. Diba? Pag may problem ka sa relationship, everything will fall. Hindi mag-aabante. So, kaya, kung sa military, kung sa mga presidents ng mga bansa, diba, nakikita nyo, ang mga napupunta sa head ay may family. Diba, napupunta sa head, mga top dyan, nakikita nyo, may family. Dahil pag walang magandang relationship, ibig sabihin, something is wrong. No? Depende na lang kung namatay yung asawa niyan or ano. But, yung relationship is very important. At dyan mo rin makikita ang attitude ng isang tao sa kanilang relationship. So, yan ang mga problem, no? Health. So, dapat ito masolve natin. This is part of basic needs, no? Money. Pag wala kang pambayad sa rental ng bahay nyo, pag wala kang pambayad sa school ng mga bata, pag wala kang pambili ng pagkain, pag wala kang pambili ng kung ano-anong mga expenses nyo, makaka-relax ka kaya? Magagawa mo kaya? Makakapag-dream ka kaya? Siyempre, hindi. So, these three things are very important. These are the basic. So, we are here to help people solve these three problems. So, ako, as a life coach, as a networker, I'm here to share with you my experience. I'm here to share with you the solution to these three problems. No? Itong three problems, these are the problems that I solved. These are the problems that I have solution for you. So yon, ito yung tatlong problems na I know you guys can solve this too. If you can solve your own problem, then you can help people solve their problem. So gusto kong panoorin nyo yung video ni Les Brown in telling story because he is very, very good storyteller. So he's paid. Alam nyo ba, ang storyteller, mas binabayaran ng mas mahal. Kaysa dun sa mga kumikomisyon na hinahabol natin, sa salary natin everyday, sa pagdabenta natin tong ganito. No. His story sells. Be a good storyteller and opportunity will come to you. Okay? So yun, opportunity is in the story. Okay, so guys, I hope na marami kayong natutunan dito and use this because this is one of the key. And I think this is the most important key also to help people is to solve their problem. At syempre, masosolve lang natin kung nakapag-solve na tayo sa sarili nating problem. We cannot tell everybody to have money if we don't have money. You cannot teach them how to make money if you don't have money. You cannot teach them how to be healthy if you are not healthy. You cannot teach them about relationship if your relationship is not good. Okay? All right, guys. Thank you so much and I'll see you on my next video.